siya. Ano ano yung pagkakataon na hindi pa ako wala na kasi kung saan? Ano? Kasi ang pagkawa ng pelikula na bago. Ano ba na ibigay sa iyo mo? Kapitihin mo. Because it would be the best recommendation. Sinad po mga pelikulang Pilipina, tapos yung iba po nare-recognize pa sa ibang bansa. Ano po yung masasabi niyo po? Okay, mabuti. Mabuti at napapanood sa ibang bansa. At maraming hindi mo nanonood. Dahil ang mainstream, sabihin na na eh, noong 80s, early 90s, bumago tayo ang 226 films a year. Ngayon siguro mga wala pa yung 50 may mabuti lang may mga hindi yung nagpaparami. At hindi lang po ito, meron pa po kayong pelikula sa Metro Manila Filmfest. Oh, meron yung Rainbow Sunset. Rainbow Sunset. Kumusta po sir, magpapalik po kayo sa Filmfest? Well, it's an honor. Nasasa kayo rin sa float. Ano po yung pinagpapasalamat ninyo ngayon po magtatapos ng 2018? Ano? Ano po yung pinagpapasalamat ninyo sa taong ito na ngayon magtatapos na po 2018? Well, pinagpapasalamat ako sa Diyos at marami akong project. At this past 5 months, natalo na ako ng 2 First Actor Award sa MBL sa Kadito sa Itay. Meron pa po ba kayong goal sa 2019? Choice. May goal pa po kayo? May mga gusto pa po kayo ma-achieve? Sa wala naman kung ano lang dumating. Kumusta naman po ang buhay buhay niyo po as hindi po actor? Yung mga personal life niyo po? I lead a very simple life. Hindi po, invite po natin ang mga viewers natin sa panagkasyon. Mga suki ng pelikulang Pilipino, panoorin po ninyo ang Hinay ng Langit. Lalabas na po ito sa Miyerkules, November 21. At sa Martes naman ang gabi, sa 20, magkakaroon ng premiere night sa Glorieta Cinema 4 sa Makati. Panoorin po ninyo ang napakagandang pelikula. Napakaganda ng direction ni Dan Villegas. Salamat. Tito Eddie, I have a question. Good actor. He comes on the set prepared. I remember, sabi po nyo, your last film was Tatay Niya Kayo. Oo. Kamusta naman po dito? Para kayong partners na? Oo, oh, parang lovers. Lovers. Meron po bang adjustment, pagbabago? Wala. Question lang po, in your legendary status po, ano po yung pwede nyo mabigay na tips or pointers sa mga younger generation of actors for your longevity? They should be professional. Kung ano man ang ibinigay sa kanilang role, pagbabihin nila, they should come on the set prepared. And huwag magiging primadonna. Napakahalaga po na. Napakahalaga ng mga sinabi ninyo.